Ang gandang tingnan ng dagat, Red Sea. Ito po ay tinawag na Red Sea or Red Sea kasi mayroon po diyang ano, yung parang halamang dagat na ang pangalan ay Reed. Reed. Pagka siya ay ano, naarawan, siya po ay nagpupula, no? Kaya mula dun sa reeds na nakikita sa dagat ay nagpupula yung dagat, kaya tinawag din siya na Red Sea. Yun. So nandito tayo din sa ano, border ng yung tinatawag na Taba border, yung Tawiran papuntang Egypt. So dito po sa lugar na ito, dito po lagi tayo nagpupunta kasi dito po yung mabu-view mo, maalala mo yung kwento sa Biblia na tungkol sa pagtawid ng mga Israelita from Egypt going to Israel, to the promised land. Alam niyo po ba na si Abraham, di ba si Abraham ang unang binigyan niya ng promise? Siya yung unang binigyan niya ng promise. Tapos mula pa doon sa pagbigay niya ng promise sa kay Abraham, sinabi na niya na dadami yung lahi mo. Yun ang pangako niya, ang isang pangako niya na dadami ang lahi mo. Tapos sabi niya, sa lahi mo na yon, sila ay darating yung panahon, sila ay pupunta ng Egypt. Mai-enslave sila doon, magtatagal sila doon ng madaming taon. At pero darating ang panahon na talagang they will cry out at ibabalik po sila sa Israel. So 400 years yon, no? Bali, dalawang 400 years. At anong panahon na sila po ay yung time ng fulfillment ng Lord ng kanyang promise sa kay Abraham, kinuha niya po ang mga Israelita mula po sa lugar ng Egypt, sa Goshen, kung saan po ibinigay ng Pharaoh sa kanila, yung unang Pharaoh na ng panahon ni Joseph. At sila po ay inilabas doon ng kapangyarihan ng Diyos, hindi po yung kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At alam niyo po ba na hindi naman sila diretsyong pumunta sa Israel. Nung sila po ay tumawid, according to the scholars, ang lugar po na kanilang tinawiran ay sa Nueva Beach, sa eastern part ng Mount ng Sinai Beach. At doon po sa lugar na yon, tumawid sila at yung tumawid sila papuntang Saudi Arabia. No, alam natin na 40 years sila sa wilderness, sa Saudi Arabia. Tapos pumunta sila ng Mara, kung saan doon sa lugar na yon, nagreklamo yung mga Hudyo. Sabi nila, walang pagkain. Walang pagkain, wala kaming, dito lang ba kami mamamatay sa wilderness? Tapos binigyan sila ng Lord ng tubig, no? At naglakbay sila papuntang Elim, papuntang Magna Oasis. Sa wilderness ng Sin, na dinaanan natin kagabi, hindi natin masyadong nakita kasi nga madilim na yung kalsada from Dead Sea to wilderness ng Sin sa gitna yon, no, nadaanan natin. Tapos pumunta sila sa Rephidim at sa Mount Sinai, no? At mula dun sa mga lugar na yon, nakita po natin na ang pinakahuling stop nila kung saan isinulat yung libro ng Deuteronomy, kung saan sinabi ni Moses lahat ng tungkol sa mga ibinilin sa kanila ng Lord, ay nakita po natin dun sa lugar na yon, sa Deuteronomy, yung pagbibilin uli ni Moises tungkol sa kanilang gagawin pag sila ay nakatawid, no? At sa panahon na yon, doon po sila naghintay ng time kung kailan sila tatawid ng Jordan. From ilang Jordan. Ilang years sila nag-stay doon? Oo. Ilang years sila nag-stay sa Sinai? 1 year. Pagkatapos nun, di ba, tumawid na sila, hindi na nila nakasamang tumawid si Moises. Naiwan na po siya. Kasi nagkasala na siya. Oo, nagkasala siya sa Mara. Your words engrave the pages of my heart. From your love I know I'm never torn apart. You crashed into my darkness and my doubt. I will always have a reason to cry out. Father, I thank you
for this glorious rescue, this moment of breakthrough. Father, I thank you. Father, I thank you. 'Cause your promise remains true. There's nothing you can't do. Father, I thank you. I'm brought into your family unashamed. I'm safe forever, held by your embrace. My past is never held over my head. 'Cause you see me through the blood that Jesus shed. Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of breakthrough. Father, I thank you. Father, I thank you. 'Cause your promise remains true. There's nothing you can't do. Father, I thank you. Raised from my broken state, healed to eternal grace, and you call me yours. You made a way for me, drowned fear in victory, and you call me yours. Your love is now my home, sorrow's been turned to hope. Bagay na ito, ang atin pong pinaka matututunan talaga sa Diyos ay yung kanyang faithfulness sa lahat ng kanyang mga pangako. Siya po ay tumutupad sa kanyang pangako at hindi po siya nalilate, hindi din po siya advance. I fell.